part 9 tayo ngayon, in-open niya itong 3D modeling Elsa part 9 start.max. Okay, sa part 8 kanina, nag-create ako ng additional parts nung cloth, no? Ito, itong lower part. And of course, ni-UV map na rin natin yung upper part and lower part. Okay, and this time sa part 9, isi-simulate na natin yung ano natural drapings nitong lower part ng ating cloth, no? Okay, to start, hiwa-hiwalay muna natin itong parts ng lower cloth niya. So, dito tayo sa may modify tab. And dito tayo sa may element. Select natin to. And detach. And press OK. Select natin to. And detach. And press OK. Okay. And dito, sa ibabaw ng edit poly, mag-add tayo ng cloth modifier. Okay, and then open natin tong object properties. And then pagbukas ninyo ng object properties, makikita nyo ngayon yung name ng object na ito. Dress lower. Ayan siya. Click natin yan and iset natin siya sa cloth. And pili tayo ng preset, no? Ito, polyester. And mag-add pa tayo ng isa pang object na makaka-interact niya. So add tayo. And use natin itong lores. Yung lores object natin, ito yan, yung character natin. And add. And mag-assign natin itong object natin as collision object. And press OK. Okay? And then after nyan, object properties tayo ulit. Click natin yan. And para ma-double check natin kung tama ba yung settings natin. Lower dress, cloth, lores, as collision object. And press OK. Okay. Now, balik tayo dito sa my create tab. And dito tayo sa my space warp. And sa left view, mag-create tayo ng wind. Click and drag. And balik tayo sa perspective view. And i-rearrange lang natin ito. Okay, sa ganitong direction. Oops. Okay. And set up natin dito sa may modify tab. Yung intensity niya around mga 30. Okay. And then balik tayo dito sa object natin na cloth. And punta tayo dito sa may group. And then pag-click natin ng group, mag-activate ngayon yung mga vertices niya. Isolate selection natin yan. And dito tayo sa may lasso selection. And select natin tong mga vertex na to. Okay. And then i-group natin yan. Make group. And rename natin. And press OK. And exit isolate. Okay, so may makita kayo dito ngayon na itong vertices na to is naka-group na siya. Pero hindi pa siya naka-assign. Okay, so i-assign natin siya ngayon sa sticky surface. And i-click natin yung sticky surface saan natin siya gustong ikabit. Siyempre, of course, dun sa may katawan niya. Sa katawan ng character. Click natin yan. Ngayon, may kita nyo ngayon dito na yung sticky surface niya is naka-assign ngayon sa lores. Dito, sa kay ano object natin yung katawan niya. Okay. And then press Ctrl I sa keyboard. Ngayon na-invert ngayon yung selection niya. Of course, i-group naman natin ito ngayon and i-assign natin yung group na ito sa wind effect para ito yung maapektuhan ng wind. Make group and gawin lang natin yung name niya is wind. And ayan, hindi pa siya naka-assign ngayon itong group ng vertices. And i-assign natin siya ngayon sa force field, which is yung wind. Click natin. Okay? All set up na tayo ngayon. And deactivate yung group. And press F4. Now, dito naman sa object properties, meron tayong simulate. Okay? Pero bago natin i-simulate yan, set up muna natin yung time configuration hanggang 200 yung end.
and press OK. Para yung simulation ng animation natin is hanggang 200. Okay? Bakit 200? Kasi kada frame meron siya iba-ibang, pag nag-animate na siya, meron siyang iba-ibang form nung damit natin. Siyempre, gumagalaw yan eh. Para marami tayong choices sa mga frames na yan. Kung ano yung magandang form ng damit. Okay? So, ngayon, ready na tayo ngayon i-simulate. No? Simulate. Okay? Yan, may kita nyo na ngayon na nag-animate na yung ating character while nagsisimulate ngayon yung clothe natin. And hayaan lang natin siyang mag-populate yung animation hanggang 200. Okay, so ako i-skip ko na yung process na ito until hanggang makarating siya ng 200. Okay, so malapit na siya matapos yung simulation hanggang 200. Okay, then after niya mag-simulate, pwede na natin i-scroll itong animation track bar. May kita natin ngayon nag-animate siya. So, pumili na lang tayo ng magandang angle or magandang form nung damit. Okay, so ako siguro ganito, no? Okay, mga ganyan. Okay, so tingnan natin sa ibang frame kung ano yung maganda. Okay, I think ganito, no? Sa ganitong view, maganda siya. Pero tingnan natin. Okay. Ganito. Pwede rin. Okay. So, ganito siguro. For example, ganito yung napili ko. Okay. Tingnan natin sa ganitong angle. Sa ganito. Okay. Kasi yung rendering natin is mga ganito yun. Mga ganitong angle. So, pili tayo na maganda. Okay, for example, ito na yung angle na napili natin. Pwede na natin siyang i-right-click and collapse to. Or mas maganda, right-click and convert to edit poly na lang. Okay, automatic nawawala ngayon yung modifier ng clothe and wala na siyang animation. Nakakollapse na yan. Kaya make sure na contento na kayo doon sa angle na napili ninyo. Doon sa form ng damit na napili ninyo. Okay? Okay, once more, ulitin ko ulit yung process dito naman sa part ng clothe dito sa likod, no? Para makabisado ninyo yung workflow. Okay, so back to zero tayo ulit. And make sure na dinelete natin ulit yung, i-delete natin tong clothe modifier. Okay? And then select natin to. Okay, and press F4 para makita natin yung selection natin. And ngayon, add clothe modifier. And object properties. And select natin tong, syempre yung clothe. Set up natin siya sa polyester. And add collision object. So ito siya, yung lores. And itong ano natin, dress lower. So ito yon yung dress lower. Ito yon. And itong lores, syempre yung character natin. And press add. And habang naka-select yung dalawang yan, set up natin sa collision object and press OK. Okay. Deselect. And select natin ulit and check object properties. Lores and dress lower. Ayan. Bumalik ulit siya sa inactive. Kaya dino-double check ko siya parati. Set sa collision and itong object, set natin sa clothe. Okay. And polyester and press OK. And deselect. And select ulit and object properties. Double check natin ulit. Lores. Naka-set up sa collision. And itong object na ito is naka-set up sa clothe. Okay. And press OK. And then of course, para magkaroon ito ng collision dito sa ilalim niya, lagyan natin ito ng thickness. Select natin yan. And dito sa may ilalim ng edit poly modifier, mag-add tayo ng shell modifier. And zero ito. Sa inner tayo mag-add. Dito sa inner, sa ilalim ng thickness. 1 lang. Okay? So, meron na siya ngayon. Pag zoom in natin, ayan, meron na siyang thickness ngayon.
So, meron na rin siyang surface sa ilalim. Okay? And deselect. Okay, select natin to. And isolate selection. And i-group din natin yung mga vertex dito sa gilid, no? And i-attach natin tong mga vertex doon sa character. And press OK. And exit isolate selection. Ngayon, nag-group na natin itong vertex natin. Pero itong group na to is hindi pa siya naka-assign. So, i-assign natin siya sa sticky surface. Click natin yung sticky surface na yan. And i-click natin itong character. Okay? It means na itong vertex group na ito is nakadikit na ngayon sa sticky surface, which is itong character natin. Okay? And press Ctrl-I. And i-group naman natin yung selection natin ngayon. And make group. Rename lang natin siya ng wind and press OK. And of course, yung group na yan, na wind, hindi pa siya naka-assign. So, i-assign natin siya ngayon sa wind. Force wield. And click natin tong wind. Okay. And then, deactivate yung group. And all set na naman tayo. Pwede na natin siyang i-simulate. Press F4 para mawala yung wireframe. And makita natin ngayon yung effect nung simulation niya. Simulate. And then, antayin natin mag-simulate siya hanggang frame 200 para meron tayong mga choices nung different angles and different form nung ating cloth. Okay? So, cancel muna natin. Kasi, medyo kumapit na yung ating cloth doon sa legs nung ating character. And, may kita nyo na nag-simulate yung ating object until frame 123. So, nandito siya. Erase muna natin yung simulation na yan. And go back tayo sa zero. And i-adjust lang natin ng kaunti itong wind direction natin. Okay? Para hindi siya didikit itong object natin sa legs ng character. And simulate again. Okay, so antayin natin mag-populate yung animation niya hanggang frame 200. Okay, so tapos yung simulation niya and scroll natin ito ngayon para makapili tayo ng magandang angle ng cloth. Okay. So I think hindi masyado maganda, no? Okay. Ganyan. Siguro. Okay, yung mga ganyan. Okay, so I think maganda na siya sa ganyang angle. Okay. So, mga ganyan. Okay. For example, final na itong ating ano. Itong ating angle, no? So, select natin yan and right-click, convert to edit poly. And pwede na natin itong tanggalin yung cloth nito and yung shell material nito. And of course, tanggalin na rin natin yung cloth modifier ng body. And ganun lang din yung process para dito sa may isang part na ito. So ito, tapusin ko na rin ito. Pero i-skip ko na, no, para makita nyo yung final result. Okay, so ito na yung final result na. Okay, so kasi ako meron ako naka-prepare talaga na, ano, na simulation, no. So hindi ito yung original na, ano ko, na final simulation ko ng clothes, no. Pero ayun, for the purpose of demo, ganun lang din yung process na ginawa ko. Okay? So, ito pwede niyo na itapon ngayon itong cloth modifier. And ito, right click, convert to poly. And of course, ito tapon niyo na. And pwede niyo na siya ngayon i-attach ulit itong mga objects na ito. Tapon nyo yung shell modifier. Okay, so dapat walang mga modifier to. And then right click and then attach. Okay. And then after nyo ngayon magawa yung ano simulation ng clothes, delete nyo na rin yung wind. And then stick lang kayo sa ano sa 40 frame, no?
And then, yan, kung sakaling meron kayo nakita mga flaws, halimbawa niyan, pwede niyo naman siyang i-adjust sa using ano to, freeform, no? Dito tayo sa freeform ngayon. And then, dito tayo sa edit poly modifier. Apply natin siya. Para kapag nagkamali tayo na editing dito, i-throw lang natin to. Okay? Edit poly modifier. And then, meron tayo dito ang mga brushes. Okay? Sa freeform, meron tayong shift. Okay? So, ayusin muna natin itong first part. Okay? So, select natin. Okay? Dito tayo sa select. Select ko ito. Right-click, hide unselected. And then, choose natin itong, press ko lang F4 para makita natin selection natin. And, pati itong character natin, isolate selection. Okay, select natin ulit itong object na ito. And, dito tayo sa may shift. Okay, sa shift, pwede natin siyang iusog na. Okay, gradually lang. Konti lang, ayan. And, dito. Okay. And meron tayo dito ang tinatawag na conform. Okay, so, pero bago tayo mag-conform, set up muna natin sa draw on surface. Kasi sa surface tayo nito gustong mag-draw. And pick natin ito. Character natin. Okay, undo. Click natin itong pick and pick natin ito. Okay, so ayun, nag-appear na yung pangalan nitong surface natin. Okay, pwede natin siya ngayon i-conform. And hold natin yung control para ma-adjust yung radius ng brush. And brush na natin, no? Para ma-conform na natin siya. Okay. Para dumikit siya ng husto doon sa surface ng balat. Okay. Okay, after natin maidikit yung ano, surface sa balat, enter tayo sa ano, element mode and unhide all. And select naman natin tong itong isa. Okay, right click, hide unselected, and confirm na rin natin itong part niya dito. Okay, so pag hindi siya mag-confirm, ibig sabihin naka-hide ngayon yung vertex nito. So, punta tayo sa vertex. Ayan, nawala yung vertex niya, no? And unhide all. Okay. Kaya lang problema na na-unhide din yung vertex ng ibang part, no? So, select natin itong element. Dito tayo sa element. Habang nakaselect yung element, select natin, ha? Okay, nakaselect na yan. And hold natin yung control sa keyboard and press natin tong vertex. Okay, automatic na select natin yung mga vertex na yan. So, object na ito. And right-click, hide unselected. Okay, pwede na natin siya ngayon i-conform. Ayun. And dito, manually, pwede naman natin siyang ayusin. Okay, so sa loob na yan, hindi na may kita yan. Okay, and then, balik tayo sa may. Unhide natin ulit yung surface. Okay? And of course, ito naman. Right-click, hide unselected. And check natin yung ano, vertex. Nawala ulit. Unhide all. Okay. Then select natin yung buong element. Select. Right, hold control sa keyboards. Press natin tong vertex. Right-click, hide unselected. And confirm. Okay, and then unhide na natin lahat ulit. Unhide all. Pati yung mga vertex. Unhide all. Okay. Ngayon, i-detach naman natin ngayon itong object natin na ito para maayos natin individually. So, select natin ito. Okay. Asan yung select natin ito? Okay, sorry. Select tool ito pala. Select object. Okay, na-select na natin to.
And, or ito, select natin kasi ito yung may problema. And detach natin. Detach. Okay, and exit dito. Click natin yan and para ma-deselect natin. And select natin to. Okay. Polygon, elements, click natin to. Okay, so undo, delete natin. Kasi na-detach as clone ko, kahit ganito yung nangyari. Sinelect ko yan, and dito, detach as clone. Dapat naka-uncheck yan. Okay, and then saka nyo i-detach, press okay. Ayan, para naka-detach na talaga itong object. Okay, so delete ko lang isang, ano. Okay, so naging dalawa kasi yung ano natin, clone natin. And dito tayo sa may edit poly mode. And saka natin siya ngayon, i-brush. F3. Yan, para. Brush. Gradually. Para mawala lang yung interpenetration niya. Okay. And then of course, i-ano na rin natin to, isolate selection. And i-rearrange natin ulit yung part dito, no. So dito meron tayong confirm move. Okay. So, undo ko lang. Mas maganda kasi medyo may malawak yung radius ng effect. Okay. So, ganun lang siya. And then, dito meron tayong relax. Relax. So, yan. Na-relax natin siya. And, re-arrange lang natin siya na manually. Okay. So ito dito sa likod kasi it doesn't matter naman kasi hindi siya nakikita. Hindi naman natin siya i-render sa likod. Okay? Pero i-demo ko na rin sa inyo kung papaano ina-arrange ito. Okay, and then confirm. Undo. Okay, kasi doble kasi yung ano natin eh. Isolate selection. Doble yung ating surface, no? Mas maganda, i-delete na lang natin yung surface na yun. Dito tayo sa edge. And select natin yung edge. Double click. And right click. Split. And select natin tong element na ito. And delete. Yan lang naman yung problema. Okay. And then saka natin siya ngayon. I-rearrange. Okay. So ganun lang. Okay, and then confirm natin ng mga 1 para umangat siya ng 1. Confirm. Ayan. So, ayun. And drag. Okay. And then after natin ma-arrange yan, pwede na tayo ngayon maglagay ng shell modifier para
magkaroon sila ng thickness. So, select natin to. Select, right click, and attach. Okay. And then, add shell. Okay, and then press F4. Mag-add tayo ng 1. So, meron siyang thickness papaloob and thickness pa outer. Okay. And then, edit poly para mawala yung parang hard appearance niya. Sa edit poly tayo. Or itong ano, smooth. Meron tayo smooth dito. Okay, and auto smooth. And turbo smooth. Okay, para maging mas smooth pa siya. Okay. So ito, further editing pa ito. Dun, balikan nyo lang yung edit poly. And press F4 and exit dito. And confirm. Okay, confirm to 0 para talaga nakadikit. And dito rin. And check. And press F4. And confirm to 0. Okay, kung ayaw niya mag-confirm 0, bawasan na lang natin yung shell, no? Ng outer. Gawin natin itong 0.2. Okay. And balik sa edit poly. And check natin itong show end result. And adjust ng konti. Para mawala yung interpenetration niya. Press F3. Tingnan natin. Okay, meron naman tayo ditong relax. So, control shift para ma-adjust lang yung radius and relax. Okay, remember dito pa tayo nag-edit sa ano, edit poly ah. Okay. So, I hope nakakasunod pa rin kayo kasi advanced na talaga itong part 9 natin. Okay. So, relax nyo lang. Confirm. Okay. And then, confirm. 0.1. Para umangat pa ng konti. Okay, so ganun lang siya. And then relax. Click-click lang. Okay. And dito sa shell, gawin natin itong 0.5. Okay. So ganun lang siya ayusin. Okay. I hope na mas marami kayo natutunan ngayon dito sa paggawa ng ano, no? Nung drapings ng cloth, no? So further editing lang din na gawin nyo dito. Tulad nung ginawa ko dito sa part na ito. And yan, para maalis nyo yung ano, yung mga interpenetration, yung mga brushes dito kanina. So, magpunta lang kayo dito sa edit poly para magamit nyo yung mga tools dito and saka nyo siya i-edit. Okay? So, dun sa ano, sa part 10, meron na kasi akong ano, naka-simulate na cloth na mas maganda pa kaysa dito sa ginawa natin ngayon. Kasi medyo matagal kong ginawa yun eh. Talagang ano, yun talaga yung gusto kong mangyari. And then, okay, I think ready na tayo sa part 10. Doon sa part 10 siguro, pwede na tayong mag-texture na natin yung damit. Okay, so see you in the next video.